I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. Yo, kumusta mga Tekno? Ako si Paul Gutierrez and you're watching... Isa pang magandang phone ng OnePlus Ace 5G na masabi ko na ma-recommend ko sa inyo. Dahil meron siyang pang-flagship na processor, it's the MediaTek Dimensity 8100. Naka-AMOLED display na rin to with 120Hz na refresh rate at naglagay sila ng charger na 160 watts para sa phone na to. Which is ang katumbas ng phone na to is the Poco X4 GT pero hindi siya naka-AMOLED display pero same sila ng processor. So bago ang lahat, ang presyo pala nito is 19,990 pero makukuha natin to sa 11.11 ng 18,990. At may makukuha pa tayong mga discount code dyan, mga 200-250, depende sa voucher na nakuha natin. At take note na global roam na yung makukuha natin dito sa Lazada. Pero ang nakuha kong variant is China roam pa siya, pero wala siyang masyadong bluetooth. O yung mga Chinese character dito sa ano, parang global na rin yung nakuha ko dito. Sa box, may red box tayo dito, nakalagay dyan Ace, tapos yung Chinese character na Ace 5G. At may kahabaan tong box na to na hindi ko nakikita sa mga ibang phone. Sa loob ng box, meron tayong mga documentation, SIM injector pin, meron din tayong mga free sticker dito, Type-C to Type-C cable, free jelly case, at last yung 160 watts sa charger niya. Pero ang capable ng phone na to is 150 lang, may pasobra na tayong 10 watts dito. Parang nakaabang na siya at pwede natin gamitin to sa ibang phone. So yun lang yung mga kasama niya sa box. Moving on dito sa appearance ng phone na to, ang nakikita ko dito is parang may pagka-green siya pero ang tawag nila dito is color blue. Mas marami siyang green color para sa akin at may pagka-rainbow effect din siya. Sa camera module may pagka-square type, nandito yung mga tatlong camera natin. At last, may logo tayo dito ng OnePlus at nagustuhan ko naman yung back panel nito at kakaiba, hindi siya fingerprint magnet. Then sa baba meron tayong dual SIM card tray, isang microphone, Type-C port at isang speaker. Sa kabilang side naman yung volume rocker natin, other side yung power button. At hindi siya nagsisilbing fingerprint sensor natin para sa fingerprint dahil ang fingerprint sensor natin is nasa under display na siya. At wala akong naging problema at mabilis naman mag-response itong sensor na to. Sa taas naman, isang anti-noise cancelling microphone at isang speaker grill na sobrang liit. Ito yung pinakamaliit na grill na nakita ko sa mga phone. So meron tayong dual stereo speaker dito at maliit talaga. Sa display naman, meron tayong 6.7 inches AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Kung mapapansin nyo yung display nito, yung mga bezel sobrang nipis lang, pati dito sa bandang chin. At halos symmetrical na lahat. Unlike sa Poco X4 GT na may kalaki yung chin nun, dito maliit yung chin nito. At nagustuhan ko yung part na to, dahil naka-AMOLED display na rin siya. So alam nyo na siguro kung ano yung AMOLED display na yan na mas maganda talaga sa IPS. At may mga tutorials naman paano patagalin yung lifespan ng isang AMOLED. So dito nagugustuhan ko yung kulay nito, smooth din naman yung 120Hz na refresh rate. Alam nyo na rin kung anong performance kapag sinabing 120Hz na refresh rate. Dahil dun ko masasabi na napakaganda ng phone kapag merong 120Hz na refresh rate o sa mga refresh rate natin. Kesa sa stock lang tayo sa 60. So standard siguro ngayon, kumuha na tayo ng 90Hz to 120Hz na refresh rate. Dahil sa ngayon, pumapalo na yung 120Hz natin sa mga laro natin. Sa experience ko naman dito sa display, sobrang ganda na nakita ko dito. Dahil nga yung screen to body ratio niya halos symmetrical at sobrang liit talaga ng mga bezel. At supported na rin to ng 4K at 60fps, mga 1080p at 60fps. So maganda yung viewing experience ko dito. Pero dito sa Netflix, hindi ko inasahan na L3 yung certification nito. Meaning na standard definition lang yung mapapanood natin dito, hindi siya full HD. So dito yung isang cons ko na L3 pa rin yung certifications nito, sana ma-update na. Bali yung operating system nito is the Oxygen OS at naka Android 12 na rin tayo dito. Pag-usapan naman natin yung performance ng phone na to, naka MediaTek Dimensity 8100 yung processor nito. Hindi siya masyadong mainit sa laro at palag na palag dahil flagship level yung processor nito. Same lang sila ng performance ng Xiaomi 12T tsaka X4 GT. Pero kayang-kaya naman talaga yung mga larong ganito kahit anong laro pa yan. Smooth pa rin yung mga games natin at matataas na rin yung mga settings na nakukuha ko dito. While sa Mobile Legends ang missing lang doon, hindi pa siya naka-ultra dun sa refresh rate niya. Pero dun sa X4 GT, naka-ultra na yata yun. So yun yung missing doon at hindi pa masyadong optimize yung mga laro dito sa OnePlus Ace. Kulang na kulang pa talaga yung mga settings na nakita ko dito. Pero yung pagka-smoothness ng laro, palag na palag talaga. Hindi talaga ako magreklamo kung performance lang talaga sa laro yung pag-uusapan natin dito. At parang may mga settings tayo dito, parang game turbo, like power mode, balance mode, tsaka pro gamer mode. Ang isa pang nagustuhan ko, makikita natin yung temperature natin, yung time, tsaka yung battery percentage. At yung iba may mga floating windows tayo dyan. So sa baba naman, may brightness settings tayo dito.
to. Sa game focus mode naman, mabablock natin yung mga notifications natin dyan. So hindi tayo may istorbo habang naglalaro tayo. Kung paalagan lang ng processor, masabi ko pang flagship level talaga to. Huwag kayo mag-hesitate dito sa processor na to, sobrang ganda talaga. Sa presyo na to, sa ganitong phone, alam ko tatagal talaga kahit ilang years pa. So satisfied ako sa performance, although ibang settings kailangan pang ma-update para malaro natin ng bongga talaga tong phone na to. Pero yung mga default settings, kayang-kaya naman talaga, sobrang ganda rin ng mga graphics dahil meron nga tayong 120Hz na refresh rate. So satisfied ako pagdating sa performance. Sa camera meron tayong 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide at 2 megapixel na macro lang. Sa front facing camera naman, 16 megapixel front facing camera. Sa ganitong presyo makakuha rin tayo ng magandang camera dito. Hindi ko in-expect na maganda yung camera ng OnePlus Ace. Maganda yung separation ng background, satisfied ako sa mga kulay, yung contrast maganda rin, yung pagka-blue ng sky kuha-kuha niya rin, saturated yung mga kulay na nakukuha ko. Then sa video meron tayong 4K at 30fps lang. So wala tayong 4K at 60fps. Hindi ko alam dun sa specs meron siyang 60fps pero dito di ko ma-activate yung 60fps. Pero meron naman tayong 1080p at 60fps which is magagamit din natin to. Sa front video naman meron tayong 1080p at 30fps. At satisfied din ako sa mga photos na nakukuha ko sa front facing camera. So check nyo na lang yung mga ibang sample photos na ilalabas ko ngayon. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Okay, bukas makukuha natin yung phone na to ng 18,990, may mga discount code pa yan sa 11.11. Abangan nyo rin yung Poco X4 GT na review ko para din sa 11.11 din, para makapili kayo sa dalawa kung anong pipiliin nyo. Pero kung may extra budget naman kayo, gusto nyo naka-AMOLED display, maganda yung camera, malawak yung display, konti lang yung mga bezel na nakikita ko dito sa OnePlus Ace, masasabi kong para sa inyo itong phone na to. Yun nga lang yung battery nito is nasa 4,500 mAh kapasin ng battery, pero mabilis naman siyang mag-charge dahil nga dun sa 160 watts na charger na kasama dito. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. Mag-iit tayo sa mga next reviews natin, unboxing, tips and tricks at marami pang iba. So once again, this is Paul. The sunrise.